Mga karek, panoorin niyo po muna bago niyo po ako i-follow, i-like, at share. Para hindi naman po sayang. Mga karek, ang tip ko lang na ibibigay dito, tips po, kung hindi po kayo marunong mag-lettering, pwede po kayong magpa-print kahit ano pong style na letter, pwede po sa magpa-print po kayo. Yung glitter pump po, sinlaki rin po ng typewriting yun, mga karek. Ngayon, kung magpapaprint po kayo, pili lang po kayo ng style. Yung sakto po sa typewriting, kasi yun po ang sukat ng glitter pump. Kaya kung magpaprint po kayo, parang ganito na rin po ang magagawa nyo sa katulad ng nilettering ko. Meron po mga iba't ibang klaseng style na pwede po nyo pagpilian sa ano computer. Kaya ang sikreto lang, mga karek, ay magpa-print po kayo. Kahit hindi po kayo marunong mag-lettering, isukat nyo lang po kung ilalagay nyo po sa glitter foam yung na-print po, isukat nyo rin po sa may lupitin nyo po muna yung typewriting, tapos isukat nyo sa glitter foam. O kaya sa karton para matigas-tigas. Matigas-tigas ang pagka-gawa. Kasi pagka yung mismong typewriting ang pinansukat nyo sa glitter foam, kaya gagalaw-galaw siya, malambot. Kaya ang mangyayari, gupitin nyo yung sinukat nyo sa, yung pinaprint nyo sa typewriting, gupitin nyo po muna hanggang sa lumitaw na po yung letter niya. Tapos, kopyahin nyo po sa karton. Pag na-copy nyo na po sa karton, na-copy na yung... Ito yung sinasabi ko, mga kare. Na, ito yung sinasabi ko na, ano, na magpapaprint kayo. Tapos, pagka-print nyo, babakat nyo muna sa karton. Para pag binakat nyo sa glitter foam, hindi mahirap kasi pagpapilang pinang susukat nyo sa glitter foam, gagalaw-galaw yung papel eh. Ngayon kung karton, matigas siya. Kaya ito, tignan nyo mga karek. Pag nagpa-print na kayo, copyin nyo sa karton para pag sinukat nyo sa glitter po, hindi na po kayo mahirapan mga karek. Kaya ganito po ang magiging style niya. Pag dinikit nyo sa glitter po, pag pinorma nyo sa glitter po, yan mga karek. Ngayon, nagpa-print na po kayo. Ito na po yung print nyo, sinukat nyo na sa karton. Okay, hindi na po kayo mahirapan isukat sa glitter foam. Yan na po. Ito na siya, mga karek. Ito na siya. Ngayon, pag susukatin na rito sa glitter foam, mga karek, hindi po ganito ang ilalagay nyo po. Dapat po, kung letter J siya ganyan, dapat po, ibaliktad po nyo yung sukat. Ganyan po dapat ang magiging sukat. Mga karek, ganyan. Hindi po ganito. Kasi yan po yung letter J. Ngayon kung gaganyanin nyo po, mauiiba po ang ano niya rito, letra, mababaliktad po. Kaya, pag nagsukat po kayo, ganyan. Kaya, karton po, mga karek, kasi pag sinukat nyo na ganyan sa glitter po, hindi na po siya gagalaw-galaw. So, katulad dito, kung papel po, kasi mahihirapan kayo, mga karek. Tulad dito, mga karek, o. Pag sinukat na yan ganyan, ayan, mga karek. Ayan. Hindi siya gagalaw-galaw, mga karek. Para pag pinupit, sukat din talaga. Ayan, mga karek, oh, madali lang. Oh. Ayan, mga karek.
Hindi siya mahirap na. Araw na ako, sukat. Ayan na po mga kare. Sukat na po siya. Ulan ng ulan. Ngayon gugupitin nilang po yan mga kare. Hindi ko na po ididikit siya sa karton. Kasi ididikit po to sa may wall. Kahit sa tela, dumidikit po to mga kare. Sa styro, yan. Kung styro, pwede rin dikit sa styro. Tapos yung styro na lang lalagyan mo ng pandikit para idikit sa wall. Ito, direct na sa wall mga karek. Ayan. Diba mga karek, madali lang. Kasi pag papel, mahirap. Liliko-liko. Ito, pag sinukat mo, sandali lang. Ayan, oh. Oh. Pabaliktad ko sinukat mga karek. Kaya pagka natapos to, letter J talaga siya, hindi siya baliktad. Dating dito mga karek. Para hindi mahirapan kasi ililiko mo yung gunting. Dito ka na kaagad kumat. Yan, dito na. Hindi na siya liliko. Tapos pagdating naman doon sa kabila, sundan mo lang mga karek. Ayun na, hindi na ano. Pagdating dito sa mga likuan mga karek, tapasin nyo na yan para hindi na kayo mahirapan. Dito, madali na siya ikot o. Oh. Kaysa yung gunting ang may ikot pa. Mahirap iikot yung gunting kasi masisira yung ano. Pagdating dito mga karek, pagdating dito, butasan nyo na yan karek. Yan. Pagdating naman dyan, dito, hindi mo naman pwede ilikong pag ganun yan. Dito ka naman tumira, bumutas ka ulit. Kasi may hirap yan eh, sundan eh. Dito ka sa kabila para may ano, meron kang lugar na ilalagay yung gunting. Tapos dito ka naman titira. Ayan na mga karek, letter J na siya mga karek. Ayan na po mga karek. Diba po? Kasi kung ginanyan ko yan, ginanyan ko sa likod niyan, oh, ayan po yung likod niya eh. Oh, bababaliktad po siya, kaya ganyan po ang po. Kahit sa letter N din po, ganun din po. Sa U, ganun. Ganun din po mga karek. Pabaliktarin mo lang itong ano, sa likod ka. Itong U na yan, pabaliktad po ang kabit niya, niya pag ganyan po. Para makuha niyo po yung sukat niya. Ganun lang po mga karek. Pabaliktad. Pag pinaprint nyo, sukat nyo na rin sa karton para hindi kayo mahirapan magpakat na ganyan. Hanggang dito na lang mga karek. Maraming salamat sa mga suporta sa channel na to. Maraming po salamat. Huwag nyo lang po lang kalilimutan mga karek. Click nyo lang po yung subscriber, tapos yung like, tsaka yung share. At yung notification bell, mag-all po kayo para updated po kayo sa mga bago kong upload. God bless and keep safe. Bye-bye!